Samantala, makakapanayam din po natin si NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo dahil nga po ito doon sa mga nauso ngayon na mga lending, online lending operations. Ano? Good day po sa inyo, Sir Vic. Hi ma'am, good morning po. Salamat po sa pagtawag. Oo, ano na po ba yung latest na mga action po ng NBI sa dumaraming unfair debt collection practices at cyber harassment na ginagawa po ng ilang mga online lending companies? Recently nga ma'am, nagkanda kami ng raid sa isang call center type facility na involved nga sa collection. At ang main arm nila is yung debt bashing, yung binabash nila pagka overdue na yung utang mo or palapit na yung mag-due yung utang mo. So nakita namin, ma'am, yung mga ano doon, nakita namin yung mga script nila kung paano nila sinatakot. Minsan nagpa-falsify sila ng kunyari yung dokumento ng korte, tapos sinasubmit nila yun para lang magtakot. Yung mga contact, nakita din namin, yun nga ang ginagawa nila. Ano po yung mga posibleng kaso na i-file dito sa mga nasa likod nitong ganitong mga activities po? Kasi yung privacy po ng isang tao ay na-i-infringe. Ma'am, kasi pagka nag-access tayo, nag-download tayo ng apps, online lending apps, may isang question doon that would you allow us to access your contacts? Pag hindi mo pinindot yung yes ma'am, hindi ka makakapag-proceed at hindi mo madadownload, hindi ka makakautang. Kaya lang pagka nilagyan mo ng yes yon, although you will be allowing them to access your contacts, hindi mo ina-allow na gamitin yung mga contacts sa pang-bashing. So, doon pa lang ma'am, meron ka ng violation under Cyber Crime Prevention Act, yung sa illegal access. Tapos ma'am, yung ang isa pang pwedeng maging charge sa kanila yung cyber libel. Kasi sinisira sa social media, sinisira ka sa mga contacts mo. At the same time, pwede rin may violation sa data privacy kasi hindi nila iningatan at in-expose nila yung mga contacts mo na supposedly sinisafeguard nila. Aside from that, the main threat, pwede rin ma'am yung unjust vexation. Madaming kaso na pwede mong sampa sa kanila. Okay. So, marami po tayong kababayan na nahuhulog kasi dito, Hindi natin alam kung paano yung marketing na ginagawa nila, kaya nahihikayat. May bibigay ba kayong tips sa ating mga kababayan para makaiwas po sa mga ganitong harassment at nahuhulog sa ganitong aktibidad? Unang-una ma'am, para lang ibigyan natin ng tamang konsepto. Ang online lending ma'am is not illegal and immoral per se. Kasi pagka kailangan mo talaga ng pera ma'am, ang bilis mo din makautang sa kanila. So from investment point of view, dapat tingnan din natin yun. Na hindi na, sila nagpapautang, part ng business model nila na magpautang and take the risk. Ang masama lang naman dyan, yung debt dashing, yung manner ng pangongolekta nila na hindi tama, na medyo abrasive, medyo immoral naman na yung gano'n dahil kukutakin nila yung mga contacts mo na wala naman kinalaman sa utang. Kaya wag naman tayong matakot at i-condemn yung online lending kasi na madami din po talaga natutulungan yan. Dalawa ho dapat ang panawagan natin. Doon sa mga online lending facilities, mga online lending operators, wag nilang gamitin yung debt bashing na wag nilang i-bash dahil ang daming kaukulan na batas na pwedeng isampa sa kanila. Doon naman sa mga nangungutang, ma'am, may mga nakita din kami kasi mga professional debtors. Utang lang ng utang ng utang na wala namang intention na bayaran. Okay. Hindi nila alam na pwedeng sampahan din sila ng kaso. Kala lang nila collection of sum of money, civil case. Pero hindi totoo yun, ma'am. Kasi pagka-involve ka na doon sa magiging professional debtors ka na, utang ka ng utang na walang intention bayaran, pwede kang sampahan din ma'am ng estafa. So dalawang sides yan ma'am. Sa online lending, huwag silang mag-debt bashing. Doon naman sa mga nangungutang, dapat pag nangungutang naman, mabayad. At least meron tayong intention magbayad. Oo. So in any case po na may mga kababayan tayo na naging biktima ng debt bashing, saan po sila pwedeng magreklamo? Paano? Yung iba kasi ay natatakot na din po. So hindi nila alam kung paano nila haharapin itong ganitong mga, lalo na yung mga first timer na nababash sa social media. Ma'am,
ano sila, kasi nga may mga specific violation ng Cybercrime Prevention Act, pwede silang dumulog sa opisina namin, ma'am. Ika-guide namin sila. At the same time, ma'am, i-assess din namin yung legitimacy ng complaint nila. Nakikita din namin sa experience kasi namin, ma'am, kapag kaayaw nilang bayaran, ginagamit din nila yung law enforcement para leverage against doon sa online lending facility na yon. Kaya talagang dapat, pwede silang pumunta sa amin, pero definitely magkakanda kami ng investigation to determine kung may deceit or what, or ginagamit lang. Kung talaga naman nababas lang sila, ma'am, dapat naman siguro sampahan din ng kaso yung mga online lending facilities na gumagamit na. Sa ngayon po ba may mga nakasuhan na? Sa ngayon, ma'am, kasi ngayon pa lang kami nag-contact ng yung raid talaga sa malakihan. Iisa-isahin namin yun, ma'am. Ina-expect namin madami kang masasampahan. Kasi ito, sa yung raid namin last week, yung pinakamalaking collection agency na involved sa defacing. Kaya tumigil nga lahat, ma'am. Although may formal complaint yun, ina-identify na lang namin. Ngayon na, na-identify namin because of the raid kung sino yung behind ng defacing. So, pwede po ba nating sabihin kung anong kumpanya yan? Yung sa online lending, ma'am, kasi hindi mo sila nakita. Ibang kumpanya kasi yung ibang kumpanya, ma'am, yung collection agency. Kahit mga application, hindi mo sila makita kasi collection agency nga lang sila. Okay. So hindi lang yung ano, yung nagpapautang po pala ang sangkot dito. Oo. Opo. Hindi yun, hindi lang pwedeng isang kumpanya lang, hindi pwedeng Pondo Loan, Easy Cash, hindi lang. Kasi nga sila yung kumukuha ng collection list ng mga different online lending facilities. Yan. So baka may gusto po kayong ipaalala sa ating mga taga-subaybay, nasa inyo po ang kapag. Uulitin ko lang, ma'am, dun sa online lending facilities, hindi naman natin sinasabi na ano sila, yung illegal purchase sila. Iwasan lang nila yung debt bashing kasi, ma'am, nakakasakit ng kapwa yon. Minsan nga may mga reports na nagpakamatay dahil sa sobrang kahihiyan. Iwasan na nila yun, ma'am, hindi tamang business model yon. At sa mga nangungutang naman, wag naman nilang gamitin yon, utang ng utang. Hindi naman nila kailangan para lang makaisip sa mga online lending facilities. Kasi nga, kung talagang mga kailangan na, baka wala nang maibigay yung online lending facility na pondo. Iwasan nila yon dahil may kaukulang kaso din yun, ma'am. Two sides lagi yan, ma'am. Kaya dapat iwasan natin yung debt bashing, iwasan natin pangungutang para lang tayo makaisa. Okay, magandang araw po at maraming salamat po sa mga impormasyong naibahagi. Maraming salamat po, ma'am. Salamat po. Ang atin pong nakapanayam ay si Ginoong Vic Lorenzo, ang head ng Anti-Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. At paalala nga po doon sa mga kababayan natin na napapasok dito sa issue ng mga online lending at yung iba hindi maiwasan talaga dahil sa pangailangan, pero tiyakin naman din po natin na kung manghihiram magsasauli, at doon naman sa mga nagpapautang wag namang gawing dahilan o paraan yung hindi pa pagbabayad para siraan ang personalidad ng mga taong inyong pinahiram.